welcome to our channel! So ayan, nakita nyo naman sa title tsaka sa thumbnail. So ipapakita ko sa inyo ngayon yung mga kailangan ng mga Shih Tzu kung sakali mabibili kayo ng puppy, kung sakali man may bago kayong puppy o kaya aso, kung hindi naman na siya puppy, ganyan. So ngayon, bumili kasi ako ng Shih Tzu. Ito yung first time ko na magkaroon ng ganitong alaga. Usually kasi, yung mga alaga namin, puro aspin. Tapos naisipan ko guys, na gusto ko talagang mag-alaga nito. Actually, mga ilang beses din ako nag-isip. Actually, dinidiscourage ko din yung sarili ko. Kaya ko ba talaga? Ganun. Pinag-isipan ko siya ng ilang buwan bago ko kinuha talaga tong puppy na to. So ito guys, ito nga pala si Sophie. Ang pinangalan ko ay Sophia or Sophie. Minsan Sophie na lang, minsan Soap na lang kapag nagagalit na. So ito siya. So ito po, oh, nagbabalik po kami. So 2 months and 8 days na siya ngayon. Pero hindi ko siya kinuha agad nung pagka 2 months niya. December 3 ko siyang kinuha guys din sa breeder niya. Tapos sinayaan ko munang magpalagpas ng ilang araw bago yung kanyang second month. Yes baby. Kasi yung mga kapatid niya guys, actually apat sila. So yung tatlo niyang kapatid kasi na tsugi. So nag-alanganin akong kunin siya agad kasi baka may mangyaring masama ganun. Diba baka masaktan ako lalo kasi nga first time ko mag-alaga ng she. So ngayon ginawa ko, pinalipas ko yung ilang araw. Nung nakita kong healthy na siya, tapos tinanong ko din yung apo, nung breeder kasi siya yung kausap ko. Nung sinabi niyang healthy na siya, dun ko siya kinuha. Sweet! Uy, Sophie baby! So anyway, papakita ko sa inyo yung mga binili ko na gamit niya, na kailangan talaga niya, hindi lang wants. So ito talaga yung mga needs niya, especially kung bago pa lang kayong mag-alaga tulad ko. Ito yung mga maisasuggest ko sa inyo. So anyway, bago ko siya kinuha, ilang buwan pa lang siyang buntis yung nanay niya. Actually, wala pa yata. 1 month pa lang yata ang buntis yung nanay niya nun. So, sinabihan na ako nung apo, nung breeder, kung gusto kong bumili talaga ng Shih Tzu. So, ngayon, na ginawa ko, nanood muna ako ng mga videos. Nanood ako ng mga video ng mga veterinaryo, kung paano mag-alaga, ganyan, bago ko siya kinuha. So, kumakain na siya. Anyway, tama na sa daldal. Isashare ko na sa inyo yung mga binili ko sa Shopee, tapos yung iba binili ko sa store dito sa amin. Ito yung mga kailangan niya talaga, guys. Bumili ako ng ganito, guys. Ang tawag dito is pet bed or bed dog. Ganyan siya kalaki. Malaki siya guys actually. Tapos ang presyo nito ay 178 kasama na yung kanyang wipes. Nasa 200 pesos lang ito. Pero kapag binili mo pati yung wipes, may discount ka makukuha. Kaya nakasave ako ng 32 pesos. Ito siya guys. Ayan. Yung pinagbilhan ko guys, ito siya kung sakali mang hindi ko malink yung mismong shop. So ito, hanapin nyo na lang. Nire-recommend ko tong shop na to guys kasi mabilis. 3 days lang nung pagka-order ko, dumating na agad yung mga products. Kaya happy ako na merong gamit agad si Sophie. Actually, binili ko siya ng ganito pero hindi naman niya hinigaan. Ang gusto niya dun sa lapag kasi nga malamig. Siguro kasi naiinitan siya dito or hindi pa siya sanay. Pero sasanayin ko siya. Tapos ang kinuha ko guys ganito, polka dots na pink. Tapos malambot siya. Hindi nga lang siya sobrang gandang quality. Pero yung price niya is tama lang dun sa quality na makukuha mo. Pero ito, marirecommend ko din to guys. Tapos, bumili na lang kayo sa Shopee o kaya sa online. Kasi pag sa mga physical store, mahal nyo siyang makukuha mga times 2 or times 3 na yung price. Kesa dun sa Shopee or sa online kayo bibili. So, ito yung itsura niya. So, bakit? Bakit? So, tapos ito yung likod. Ayan. Natatanggal ito guys. Ayan o. Ito. Tapos, nagiging ganyan na lang siya. Medyo manipis, pero kaya rin na. Tapos ito, papatong lang natin. Guys, dalawang shop yung pinagbilhan ko kasi bumili din ako ng pampers niya. I mean, bumili din ako ng diaper niya para kung sakali man na matulog siya sa kama ko, eh, hindi siya mag-poop or mag-potty sa aking kama. Pero ayun, nagpo-poop ay nagpa-potty pa din siya minsan dun sa aking kama. So, bumalik na siya sa cage niya. Anyway, next item natin is itong set ng pet wipes. Dog eye cat ear. Ano ba pangalan nito? Basta ito guys, pang remove ng tear and stain sa mga dogs and cats. So ito siya guys. Ang dami niyang laman guys, tapos sobrang nitis lang nung wipes. Ganito yung itsura niya. And guys, so ang dami. Tapos sobrang nitis lang niya. Ayan, ganyan lang siya kaliit guys. Tapos pinang re-remove natin ng stain sa mga mata ng mga dogs natin. Kasi kung napapanood ninyo o kung nanonood man kayo ng mga videos patungkol sa Shih Tzu bago kayo bumili, alam nyo naman 'di ba madami nagsasabi na sensitive yung kanilang mga eyes. Kailangan lagi nating ni-re-remove yung kanilang mga
mutas sa mata para hindi yun mag-cause ng kanilang infection or para hindi mabulag or magkakatarak yung ating mga sitsu. So, yung bed guys, pati itong kanyang remove tear stain wipes ay 378 pesos. Next natin itong kanilang suklay. So, ito naman guys ay nagkakalagang 48 pesos. Ito yata yung talagang, wait lang, natatay yata siya. Yan na. Ihina siya, hindi kasi nakabukas yung pinto. So ito guys ay 48 pesos, tapos ganyan yung itsura niya para dun sa mga nagbabalak bumili. May mas malaki yata nito guys, kaso dun sa pinagbilan ko kasi wala silang malaki, kaya itong maliit na lang yung aking binili. At saka swak naman ito sa buhok at saka dun sa haba ng kanyang mga fur, kaya saktong-sakto lang ito sa kanya. At saka kahit lumaki pa siya, pwedeng-pwede pa din to sa kanya. At saka pag susuklayan nyo pala yung mga baby ninyo, yung suklay muna ng pang tao para ma-remove muna yung parang buhol buhol dun sa buhok niya. Bago nyo ganito yan. Kasi masakit ito eh. Nung ginamit ko to, nagbubuhol-buhol nga yung buhok niya. Tapos tirinay ko, nasasaktan siya. Kasi nga nahihila yung buhok niya sa anit niya. So, wag nyo gagamitin to agad. Especially kung hindi siya sanay na sinusuklayan. Tsaka introduce nyo muna yung mga gamit na ibibigay nyo or gagamitin nyo sa kanila para hindi sila mabigla or hindi sila manibago. So guys, nire-recommend ko to para maging straight yung buhok nila. Lagi natin silang susuklayan. So, ayan o. Oh, ang cute. Metal ito. Next naman, itong kanilang pet toothbrush na set. Pwede ito sa aso, pwede din ito sa pusa. So, ganito yung itsura niya. Sinabi ko na ba yung price, guys? 42 pesos pala itong kanilang toothbrush. At made in China siya. Ayan, guys, ganito yung itsura niya. Pwedeng malaki, pwedeng maliit. Para sa mga baby pa lamang, sa mga puppy, ito muna yung gagamitin ninyo. Tapos, ito din dun sa medyo malaki na yung inyong mga babies, pwede na ito, guys. Ayan, ganyan siya kahaba. Tapos, so, meron din tayong maliliit na ganito, ipapasok natin sa finger. Tapos, pwede natin yung pang brush dun sa mga babies natin. Tapos, meron din namang ganitong bristles. Ayan, malambot din naman ito. Kasi papasok mo din ganyan. Wala kang pagpipili ang kulay, pero usually ang nakikita ko si red lang talaga, tsaka itong dalawang ito. Meron ako nakitang 28 pesos na isang toothbrush lang ganito, wala yung dalawa. So, pwede din naman bumili kayong ganito, pero dun sa mismong shop na pinagkuhanan ko, wala silang solo na ganito lang. At saka dapat tinututbrush din natin yung mga babies natin guys, kasi nagkakaroon sila ng sakit kapag hindi natin sila natututbrush. So, ngayon, 2 months pa lang siya mahigit, hindi ko pa siya tinututbrush. Siguro mga pag 3 months na siguro siya, itututbrush ko na siya, tsaka wala pa kasi siyang toothpaste. And then next guys, bumili ako ng pet diaper dog pee training pad. Ganito yung itsura niya. Malaki ito actually, kasi hindi naman niya nagagamit, hindi naman siya sanay. Gumamit ako ng isa, hindi naman siya dito nagpiti. Ayan, pang training sana ito. Tapos hindi maglilik dito sa likod. Parang diaper kumbaga. Pero pad lang siya na malaki. Ayan, pwede dito sila umihi, ganyan, ite-training natin sila. Bumili ko siya ng 6 para sana 1 week ko siyang ite-training, ganyan, kasi hindi din siya effective. Or siguro hindi lang ako sanay, pero tatry ko pa din siya. Ang presyo nga pala nun guys ay 6 pesos, dati siyang 10 pesos. So ang size niya ay 45 cm at 33 by 45 cm. Tapos ang size niya ay small. So next natin itong kanilang leash. Ito, pet leash adjustable nylon dog leash or cat. So ganito yung itsura niya. At ang presyo nito ay 27 pesos lang. So ganyan. Ayoko kasi yung sa liig lang yung kanyang tali guys. Ayoko yung nasasakal yung itsura niya. So kailangan ganito para dun sa mismong body. Kumbaga nakatali itong kanyang leash. Tapos meron siyang dito, pwede namang i-training nyo na to, ilagay nyo na yung leash na ito sa katawan niya. Tapos pwede nyo alisin ito para kapag medyo sanay na siya, tapos i-walk nyo. Ayan, pwede nyo hawakan na ito, yung tanyang tali. Ayan, sobrang cute. Kumuha ko syempre pink kasi babae yung akin, pero madami namang kulay doon. Next guys, kumuha ko ng pet collar niya, ito. Actually, itong red na ito, pre lang yata ito, kasi ang kinuha ko talaga pink at suit-suit na niya, ito. Ayan siya guys. Buti na lang hindi siya naninibago. Ayan. Kaso nga lang ang problema, kinakagat niya kasi niluluwangan ko siya. Tapos, napapasok yung isa niyang paa dito. Oops! Napapasok yung isang paa niya dito kasi nga maluwang. Ayoko naman kasing sikipan para hindi siya nasasakal. So, ayan. Hindi naman siya naninibago guys. Hindi naman siya umiiyak dahil dun sa kanyang collar. Kinakagat niya lang, tapos minsan inaaway niya yung mismong collar niya. Tapos meron siyang bell, kaso inalis ko kasi baka malunok niya to. Kasi nga sobrang liit niya lang. Ayan, nakikita ninyo. So mas okay sana, diba, para pag naglalakad siya, tumutunog, naririnig nyo. O kaya alam nyo na napaparating siya kung saan man siya pupunta. Kaso nga lang hindi ko na nilagay ito para din sure na hindi niya makain o hindi niya malunok.
Next natin guys, bumili ako ng ball na ganito. Ayan, may tunog ito kasi hindi na niya masyadong gusto. Nung una medyo gusto pa niya eh. Pero ngayon hindi na. Pero soon siguro magugustuhan niya to, especially pag nagpapatubo siya ng ngipin. Kaya itsura niya at ang presyo nito ay 52 pesos. Dati siyang 66. So binili ko siyang isa. Hindi ko na-expect na maliit lang pala siya. Pero maganda naman siya guys. Ayan o. Oh. Rubber siya. Kaso nga lang, mas gusto pa niya yung ibang laruan kesa dun sa mga binibili kong laruan para sa kanya. Next guys, ito naman kanyang bowl. Ito, bumili ako ng dalawa. Tapos saktong-sakto guys, kasi puppy pa lang naman siya, maliit pa lang naman. Saktong-sakto dun sa pagkain niya, tsaka dun sa tubig niya. Tapos kulay pink. Madaming color na available dun. Kaso nga lang, pink syempre ang kinuha ko kasi nga baby girl yung akin. Tapos iisang size lang yung meron. Tapos i-recommend ko din to guys kasi maganda siya. Although naglalangis siya ng konti, pero madali lang naman siyang balawan. Ayan o. Kaya yung size niya. Ito yung mukha ko. Medyo maliit. Pero sakto lang kapag puppy pa lang naman yung meron kayo. So I think yun yung mga product na binili ko sa isang shop. Tapos bumili nga ako ng diaper niya. Ito guys, bumili ako ng diaper at ang presyo nito ay 149 pesos. Tapos madami kayong kulay na pagpipilian. Kaso nga lang, dahil 2 months pa lang si Sophie, hindi pa niya kasya. Naaalis to sa kanya guys. Ayan o. Oh. Medyo malaki sa kanya. Trinay ko na sa kanya to. Tapos may butas siya para dun sa kanyang buntot. Para kung sakali man dadalhin niyo siya sa mall o kaya kung saan man ibabiyahe niyo papunta dun sa vet para hindi siya tumae sa inyo o kaya dun sa sasakyan, mag ganito na din kayo. So pwede to kapag nagte-travel kung hindi naman siya naglalakad-lakad, ganyan. Kasi hindi niya matatanggal especially kung hawak-hawak niya siya. Pero kung dito sa bahay kasi natatanggal niya kasi nga hindi ko siya masyadong nahahawakan that time. Minayan ko kasi siya maglakad-lakad. Pero maganda to guys, hintayin ko na lang na lumaki na siya. Tsaka ko na lang siya ipapagamit. So kumuha ko ng isa, yung isa sana yung style niya, yung dog. Kaso nga lang wala daw available, pero tong pink tama ito. Maganda naman yung kanyang tela, tapos maganda din yung kanyang style. Tapos hindi siya pinapasok guys, meron siyang ganito, parang velcro, kumbaga, ayan. Dinidikit lang siyang ganyan, ikaw na mag-adjust. Tapos maganda din na ganun na lang siya, hindi siya garterized kasi ma-adjust natin siya, especially kapag lumaki na siya. So kumuha ko ng isang orange, pero dog dapat ito eh, yung style niya. Maganda to guys, may re-recommend ko to, special dun sa mga mahilig maggala ng mga puppies nila kung saan saan. Next naman, ang food na binili ko kay Sophie ay Beef Pro. Kasi yun yung nakasanayan niya dun sa breeder niya. Tapos binababad ko muna bago ko ipakain sa kanya. So, isang kilo yung binili ko, 110 pesos yung presyo. Tapos ganyan siya kadami. Tupperware ni mama to guys, dito ko nilagay yung pagkain niya. Tapos nakakailang days na siya guys, eh kukunti pa lang yung nababawasan. Tapos ang pinapakain ko sa kanya guys, tinatakal ko. 1/8 cup size lang o 30 ml lang yung pinapakain ko sa kanya. Meron talaga akong pangtakal dito guys. Para kung sakaling wala ako tapos si mama yung nagbabantay, alam niya kung gaano kadami yung ipapakain niya kay Sophie. At saka guys, 3 times a day ko siyang pinapakain. Kasi nga puppy pa lang siya. Kapag malaki na siya guys, kahit 2 to 3 times a day mo na lang siya pakainin. Pero dahil puppy siya, sabi ng vet, 4 times or 3. Ganon, depende sa puppy na meron kayo. Next naman guys, bumili ako ng shampoo niya. Once ko pa lang siya napapaliguan, hindi ko na nabidyuhan yung pagpapaligo sa kanya. Kasi gusto kong matrain muna kung paano magpaligo ng puppy. Pero ito yung binili ko guys. Nasa 160 pesos ito at 150 ml siya. Nakita ko kasi na pwede to sa small breed. Tapos nakita ko na merong Shih Tzu dito. Tapos okay siya sa tick and flea. So ito na lang yung kinuha ko. Tsaka mabango to guys. Ayan, madaming color nito pero yung pink yung kinuha ko. Ayan. Dito ko guys, binili na lang ito, tsaka yung pagkain niya dito sa amin. Kasi hindi na ako nakapag-order sa Shopee. Tapos bumili ako ng ganitong pedigree. Pang puppy naman to guys. Ayan o, meron naman kayo makikita dito. Pang puppy to, tapos nasa 39 pesos yata to nung binili ko siya. At 130 gram siya. In fairness, mas mura to kaysa sa online na. Pero to guys, parang mas mura dun sa pinagbilan kong physical store dito. Kesa dun sa mga nakikita ko online. Last na binili ko yung kanyang crate or cage. So medyo mahal yung kanyang cage. Pero nilakihan ko na kasi. Ayoko kasi na kapag lumaki siya, masisikapan siya dun sa mismong cage niya. At para comfortable din siya. Medyo malaki yung akin. Tapos ang presyo ng kanyang cage ay 1-2. Black siya. Tapos ang size niya ay large. Merong XL. Pero mahal na kasi masyado yung XL. Pero I think mas better yun guys. Para kasyang-kasya pa din yung mga babies niyo doon. Ito po si Sophie. Alam pa baby Sophie. Ayan. Ay, ay. Sobrang likot nito guys. Pero ngayon, inaantok siya kasi kakakain niya lang. Ayan. Sophie!
Gagawa tayo ng madaming videos, guys, patungkol sa Sitsu, patungkol sa Papi, patungkol sa mga kailangan bilhin. Actually, bumili ako ng mga treats niya. Madami kasing pwedeng ituro na tricks sa mga Papi. Para Papi pa lang sila natututo na sila at bibigyan natin sila ng mga treats. So, I think that's it for this video. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo itong video na ito. At kung nagustuhan nyo, like this video, comment below. At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. Bye!